kami po ang tito mo. Ako si Tito mo Martin, Tito mo Ken, Tito mo Jonah, at Tito mo Bart. Isang dalagang lumapit sa akin para mag, ako daw ay magsulat dahil may mga issue siyang in-offer sa akin at hindi waring wala akong alam tungkol sa mga issue ganun sapagkat ako'y taga rito sa syudad tipong ginagawa ko lang ang dapat gawin ng isang mamamayan, pag-aral, magtrabaho, dire-diretso ang buhay. Ngunit nung ako'y namulat na may ganito pa ng karumal-dumal na nangyayari sa aming bayan, ako ng dalawang isip, ginamit ko ang aking mga eksperyensa, ginamit ko ang aking pluma, inilapat ko ang aking pluma sa aking papel. May kasamang sigarilyo, konting alak, at mga nararamdaman ko. Pakinggan ninyo ang istorbo sa tahimik na palitid. Napakasakit na isipin na ikaw ay nananahimik sa iyong inuupo ang lugar kung saan alam mo ang iyong ginagawa, ngunit isa, dalawang araw, may mga manggugulo sa'yo. May mga manggugulo sa'yo. Naranasan mo na ba? Naranasan mo na ba? Naranasan mo na ba? Tinatanong kita kung naranasan mo na ba? Naranasan mo na ba? Naranasan mo na ba? Tinatanong kita kung naranasan mo na ba? Naranasan mo na ba ang gumising sa balong umaga kung saan lahat ng minamahal mo ay wala na sa iyong palad? Ang larawan ng katotohanan ay unti-unting nawawala ang mga piraso nito. At kahit anong gawin, at kahit anong pilit upang buuin at maibalik lamang ang lahat sa normal, ay sira na at bakat na lamang ng luha sa pisngi ang tanging makikita. Yan ang hirap sa atin eh. Tayo ay lumaki bilang isang tao na inalam lang ang pagiging tao. Lingit sa ating kaalaman, tayo ay isang nilalang lamang upang maging kaisa ng iba pang likha. Upang gamitin ang mga bagay na natutunan natin para sa pansariling interes. Nakasulat sa papel ang katotohanang inaasam-asam. Sa mga kasulatang ito, makakamit natin ang ganap na kalayaan at kapayapaan na matagal nang gustong makamtan. Ngunit sa realidad, lahat ng dokumento at lahat ng papeles na ito ay kayang-kayang maibasura gamit ang kaparehong sandata. Ang papel na marami nang nabili, ang papel na marami nang nabili. Iilan na lamang ang totoong matutubo at ang totoong mga tao na may malaking malasakit sa kanyang kapaligiran. Sapagkat tayong mga nasa kapatagan at syudad ay nilaso na ng gayit at ng sinasabing progreso sa sangkatauhan, mga pangakong walang kwenta kung saan sistema mismo ang kakain sa'yo at ihigubin lamang nito ang lahat ng liit nito sa iyong katawan. Hindi ka bibigyan ng karapatan at pagkakataong mabuhay. At tanong ko lang, ano bang pinaglalaban natin? Ano bang pinaglalaban natin? Ano bang pinaglalaban natin? Ano bang pinaglalaban ng bawat isa sa atin?
papalit sapagkat ang mapangyarihan ng pagiging galit at pagkasuwapang ay nasa sundula na. Samantalang ang nakadiskubre sa bayang ito ang siyang pinapalaya sa sarili nilang lupain, nasaan ang ustisya? Nasaan ang ustisya? Mukhang ang ustisya na binuoopang kakampit tagapagligtas ng mga naapit ay mukhang nabili na dinagito at bilang dahil sa interes ng sarili at isang kabinaan sa bisyo at debosyon. Kapansin-pansin ang problema sa isyu ito. Yeah! Ngunit ang mga bata ng masa ay nililin lang sa mga balita na waring tunog ng lakang walang naman ang bagay na walang kinalaman talaga sa atin. Na ngayon, ang dating pobreng daga na nakatira sa sulok-sulok ng kabutiran at sa mga mababahong lugar, ang siya na ngayon bibili sa bundok at talampas na siyang tahanan sa iilan upang ipakitang siya na ngayon ang nakakaangat at nakakaantas sa ating lahat. Kasama sa kanyang kasaysayan ng buaya, buitre, wak at ahas na nakasuot ng magagarang barong at saya na siyang nagbenta sa kanilang kapwa Pilipino para sa kanilang kasaliban. Hindi lamang sila ang unang biktima ng pagmamalupit ng sarili nating gobyerno at lider ng bayan na walang manasakit sa kanyang nasasakupan sa ngala ng salapi at kayamanan. Hahayaan na lang ba natin na mas dumami pa ang pagyuyurang na ito at mismo ang mga tao dito sa Pilipinas ang squatter sa kanilang tahanan. Nakakapagod na. Oo, sobrang nakakapagod na. Dahil paulit-ulit na lang. Pero kahit ganito na ang nararamdaman natin, ay hinihingi ko pa din sa inyong lahat na tayo magtulungan sa maliit na paraan. At huwag naman tayo mag-iwanan sapagkat naniniwala ako na muling maririnig ng karamihan ang muling pagbago ng agila at uni ng mga maya sa ating bayan kung saan tayo ay sobra sa kayamanang pinag-aagawan ngunit tayo din mismo ang sadlak sa kahirapan. Tayo ay mayaman na lunod sa kahirapan. Tayo mag-iwanan at sabay-sabay nating alisin ang mga piring sa ating mga mata. O kapatid, pagkakaisa at pakikibakan tungkol natin dito. Maraming salamat.